itong 2 months ago. Okay, months ano ago? Pa lang to? Nahihilo pa rin siya. Nahihilo ka? Oo, hilong-hilo. Ay, hindi ano yan. Oo, oh, may vertigo. Pag di mo suot yan, nahihilo ka. Oo, sige, pore. Kapanay dito niya, sir, yung buto niya. Ano bang... Tsaka masakit lang ito. Parang ano? Oo, oh, makakukompensate yan pag ano. Ito, parang may ano na sa ito. Yan. Yeah. Ah. Nakakangang ako. Sana yung masakit, may hilo ka pa. Dito na. Bumaga, makapansyon na maayos. Parang tapos may time na ano, sir, yung babagsak siya. May stress ka talaga, no? Oo. Tapos stress pa. Kasi hindi, ano eh, yung ano ka, may isipin mo eh. Na, finally, nakapagsak. Masakit dito, may hilo siya. Ngayon, may hilo ka ba? Hindi naman. Okay. Kasi may ano siya. In-splint. Tatanggalin na natin yung splint mo. Magkano ginastos sa splint? Huwag yung sasabihin ko sana. Magkano yung splint ngayon? Yung splint, parang 25,000 yung lang. Nako, oo. Nga, sir, eh. Kaya nga. Tapos parang ano, isa lang yun, ha? Kanya pa lang yun. Isa pa lang, ha? O, tapos may panggabi pa ako. Meron kasi pumunta rito, 70,000 na natang ginastos niya. 60, 70,000. Ganyan, 60 to 70,000 up and down na splint. Tsaka na kayo magpa-splint pag talagang wala ano, wala pang nag-adjust. Okay nga nga? Okay, dahan-dahan sara. Oh! Oh, diyan ka lang. Tignan natin kung i-splitting ka pa. Mga hindi bago ngayon yung bite mo. Ay, may ano, dagdag yung ipin ko. Hmm. Dinagdagan ng dentista. Parang ganun talaga, sige. Explain ko sa'yo kung bakit dinagdagan. Mm-mm. Kasi hindi mag-abot. Kaya kang in-splint para piliting makagat mo yung kapwa mong ipin. Kasi ngayon ang nakakatulong naman yung splint. Nakakatulong yan kumpara sa brace, ha? Ang brace kasi, tandaan nyo, makakatulong yan sa mga sungki-sungki, one seat apart ng ipin, may mga pangil-pangil na, yan, mas maganda ang ano. Pero pagka nagkaroon kayo ng TMJD, splint mas the best. Kung wala kayong malapitan ng mga nag-aalay, mas maganda yung splint. Kumpara sa brace. Mawala yung hilo niya, sir. Tanggal na yan. Ikaw naman makakaano yan. Siya, kayo mag-ano. Kayo madidiscover niya. Madidiscover, ma-ano niyo. Mararamdaman niyo yun. Mararamdaman niya. Tumunog, no? Oo. Oh. Okay ka nga? Tagal kong papalit. Sa balig pa kayo ng mam, eh. Ay, sa ano yun? Sa yung unang ano ko sa pampa. Magkatabi pa kayo. Sara? Kami lang po kasi dalawa nun. Oo. Sa pampa. Okay, nga? Tapos, onti pa lang yung ina-accept. Sara? Sa pampa. Tsaka lang, ha? Higar may hilo ngayon yan. Maninibago ka na ngayon ang bite niyan. Kasi niya ako baka ano eh. Ang pinakamasakit dito, nahihilo siya. Yun ang pinaka ano. Parang lagi akong matutungan. Kasama ba talaga yung isang ipin? Natungan ako? Yes. Hindi siya. Tatlo ang cost ng panghihilo. Una, sabi natin may TMJD. Nagkukos na ano yan. Low blood ka. Tapos vertigo. Yan yung mga pag nahihilo ka. Pag gumagano, nahihilo ka. Yan. O, wala ka nun. Kasi ako nagpalag, normal lahat. Normal. Hindi sa TMJD yan. Mga cost ba? Minsan kasi pag low blood tayo, ako kasi dati duman ako sa pagka-low blood. Pag umupo ako ng ganito, siyempre minsan tumatambay ako, nakaupo ako ng ganyan. Pagtayo ko niya, no? Black ako talaga. Kulay green. Kulay green na parang may itim. Saglit lang. Naiipit. Low blood kasi ako nun. Puro po yan. Yun ang mga cause ng pagkahilo. Pero ito, sa kanya, TMJD kasi, kita nyo, may splint siya. Pero ngayon, iba na yan. Bumabalik po. Walang pasintabi na yung hiccup. Yung minsan naghihiccup ng gano'n, no? Malaki. May nilalaro yun, no? Tapos yung minsang pagkain mo ng yung parang matigas na yung bigla kang yung malutong na tinapay na, no? Yung parang sa katulmon biglang malilis na ganun. Ganun. Yung iba, nasusuntok. Kaya nagkakaroon TMJD. May pumunta niyan dito. Nasuntok siya. Tsaka yung mga nasasampal ng bata. Iyakaparad ko. Palungo kasi ako eh. May ano kasi yun. May parang nadinagdag. Kaya hindi ako makabite maigi. Nakaangat. Ano? Eh, paano yan? Patanggal mo yan.
iba na yung position ng ano mo. Tingnan mo. Hindi, ka? Mache-check to pagbalik ko sa dentist. Mapatanggal yan. Yan. Oo. Kasi... Hindi na kailangan. Alay na yung panga mo eh. O, magpag... Pinakaangat kasi nga. Harap ka, sir. Harap ka, sir. Tingnan mo yung ngipin niya. Mm. Nakaangat dun sa... Hindi, tingnan mo yung alignment ng ngipin mo. Sakto na. Hindi ko ma... Ngayon kasi may ano siya, parang yung tinga sa dalawa. Dinagdagan niya. Ayun o. Tatanggalin niya. Parang pasta. Dinagdagan niya. Eh, hindi talaga mag ano yan. Nilagyan kasi talaga niyan. Normal lang yun kasi pahabol niya nga yung bite eh. Hmm. Kasi nga, pinipilit natin i-correct yung ano. Pinipilit niya i-correct. Hmm. Ngayon, siyempre yun, hindi mag-abot nung ano. Siyempre, dadagdagan niya ng ano, para mag-abot na. Para sa pagkain mo, sapul na sapul siya. Pero ngayon, tatanggalin yung ano, yung nakadikit na yun. Pero normal lang to, sir. Ito. Sounds. Ito yan yan, ah. Hmm. Hawakan mo to. Hmm. Ah, mayroon din siya. Hmm. Normal lang yan. Alam mo naman sa bite mo eh. Obserba mo, siyempre, kung ba, wala na yung sakit ah. Hindi na ako nahihilo. Yung alay. Ibig sabihin, yun. Alay kasi to eh, lagi. Yan. Obserba mo kung may ngalay pa. Wala pa yung alay. Pag kumakain ka, tapos yun nga, yung pinaka-importante, kasi nagkikreate ng hilo ka mo pag walang ganun eh. Mm-hmm. O tanggalin mo yun, huwag mo muna yung susot ha. Huwag ko muna suot yun. Obserbahan nga natin okay, eh. Sige. Tapos, in a week, kunyari master, mas lalong lumakas yung hilo ko eh. Mas, nung ano, inalign mo or ano. Pre, paputol ko daliri ko pag nangyari yun. Okay, i-adjust na, aayusin natin ang aayusin ng pre. O. Diba? Kasi yan, tiwala na ako niyan kasi alam ko na yung ano, alam ko na yung pagkano eh. Alam ko kung naayos ko, hindi. Kaya ano.